Welcome back to my channel! Andito na naman ang inyong lingkod upang magatid ng mga latest at may init na balita. Sa kasamaan at kabalbalan nga ng Pangulo kasama ang kanyang speaker ay marami na ang hindi kanais-nais na resulta ng mga ito. Lumalabas nga kasi na takot daw ang dalawa sa mga taga Mindanao. Ang ibig sabihin lamang nga nito ay isinuka na sila ng kanilang sariling nasasakupan. Kilala nga naman kasi ang Mindanao bilang teritoryo ng mga Duterte. Nangangahulugan lamang na marami ang siyang sumusuporta sa mga taong bayan roon. At hindi nga rin maikakaila na ibinoto ang Pangulo ngayon dahil sa sasamahan nila ng Vice Presidente ngayon. Ang layunin naman daw nga kasi ng kanilang pagpunta sa lugar ay upang mamahagi ng ayuda mula sa AEX. Pero katakataka nga sa mata ng mga tao ang bilang ng araw ng kanilang pananatili roon. Kung kaya naman, nag-ugat ito ng maraming katanungan. Panoorin natin ang video para sa karagdagang detalye at impormasyon. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagsusumamo o panawagan ng House Leadership Speaker Martin Romualdez at mga kasamahan pa niyang kongresista na dapat daw ang Senado ipasa na nila ang economic charter change. Okay, ano ang basihan nila? Yan ang talakayin natin ngayon. Okay, yung dark chocolate natin pwede nang mag-order. Dito ang kontakin nyo, 0916-900-997. Okay, dalawa ang rason bakit nagsusumamo, nagmamakaawa, nanawagan ang House leaders na ipasa na ang tsa-tsa. Okay. Number one, meron daw bagong survey na lumabas na nagpapakita na dumarami na daw ang bilang ng mga Pilipino na sumusuporta sa tsa-tsa. Matatanda natin noong March, nag-survey ang Pulse Asia, isang credible research group. More than 20 years na ito na doing research. 88% of Filipinos ayaw ng tsa-tsa. Ngayon, mayroong bagong survey. May 21 to 25, ginanap yung survey. Kailangan nag-survey yung Tanjiri. Okay? Ang Tanjiri, bago pa lang. Parang last year lang ito nagsimula. Tapos ito, commission survey, binayaran. Ang Tanjiri survey, nagpapakita na 52% ng Pilipinos pabor sa tsa-tsa. Ay, di mababa pa rin. Malaki ang kaibahan yung Pulse Asia survey, non-commissioned, walang nagbayad. Ano lang? Sariling ano lang ng ano, ng Pulse Asia. Ayun, ang laki. Halos 9 out of 10 Filipinos ayaw ng tsa-tsa. Ito ngayon, binayaran. Ang tanong, sino ang nagbayad sa Tanjiri survey? Na 52% ang pumapabor sa tsa-tsa. Ito na ang rason na kailangan daw ipasa na. Okay? Sabi nila na the senators should listen to the voice of the people. Okay, ito na. Si Speaker Martin Romualdez, nag-issue na siya ng statement nang dahil lang sa sorbing ito. Ha. He welcomed the survey. We are determined to sustain this momentum
and collaborate with all parties involved to realize the constitutional amendments that will pave the way for a more prosperous, just, and equitable future for the Philippines. Ah, maniwala kayo. Lokohin nyo ang inyong lelang. Anong more progressive Philippines? Gusto nyo lang mangulo ng mas matagal. Marcos Araneta Romualdez family. Hindi nyo naman maluloko ang taong bayan, Mr. Speaker. Gusto ninyong maging Prime Minister. Yon ang klaro. Okay. I was encouraged by the pivotal shift in public sentiment. Anong pivotal shift? Revealing a growing acceptance and willingness among our citizens to consider the merits of constitutional reform. Kinagdag pa niya. The approval for amending the constitution, while is light, is nonetheless significant. It represents an evolving perspective among Filipinos, recognizing the potential benefits and necessity of updating our nation's charter to meet current and future challenges. As a speaker, the positive feedback and growing support from our constituents fortify my conviction in the vital mission to refine and enhance our constitutional framework. It propels us to advance our legislative responsibilities with increased dedication and resolve. Ang galing magsalita itong speaker nito. Mana rin sa kanyang pinsan. Under my leadership, sabi niya, the House of Representatives remains committed to fostering an environment where all stakeholders can contribute to meaningful and productive discussion on potential changes to our constitution. So, yun po ang payag ng speaker, nang dahil lang sa 52% na survey result ng Tanjiri, isang research group na hindi naman kilala, eh dapat ipasa na daw. Okay? Okay, yung ibang mga house leaders na nananawagan din, nagko-chorus na sila. Si House Deputy Speaker Aurelio Gonzalez. Yan na, ito na yung mga nagsusumamo, nagmamakaway. Pasa nyo na. Deputy Speaker JJ Suarez, Speaker. And then House Minority Leader Manix Dalepe. Isa pang rason na bakit sila dapat daw maipasa na itong kanamichatcha bago mag-end ang third regular session ng 19th Congress. July 22, mag-open ang third regular session. July, September. Nako, October 1 to 8, filing of candidacies na ng mga magkakandidato. So, sinasabi ng mga house leaders na, sige na, ipasa nyo na. talakayin nyo na. Kasi, mag-election nga, hindi na magiging busy na naman. Kaya, please, ipasa nyo na. So, ang tanong, bakit masyado silang atat na atat na maipasa ang economic tsa-tsa? Sa lahat ng mga bills na ipinapasa ng Kamara sa Senado, itong tsa-tsa, ang grabe ang kanilang pag-follow-up. Na ito pa ang rason na sinibak ang dating Senate President Miguel Zubiri. Ano ba ang nandyan sa tsa-tsa? Mapordoy na ba ang bansang Pilipinas kung hindi maipasa ang tsa-tsa? Grabe ang kanilang focus. Tsa-tsa, tsa-tsa, tsa-tsa na lang. So,
Gahol na daw ang panahon. Dapat ipasa na. Ano sa tingin nyo? Maniniwala sina Senate President Escudero na nang dahil lang sa isang survey na binayarang survey, 52% eh pumapabor, ipapasa na nila? I don't believe so. Kaya goodbye, sabi ni Senator Subiri, Chacha is dead. Bakit? Eh ang Senate President anti-Chacha eh. Oh, ito pa, reklamo ng mga House Leaders. Ang dami na daw pronouncement ni bagong Senate President Escudero. Ba't wala naman siyang sinasabi sa Chacha? Oh, actually, ang utos ng bagong Senate President is i-stop lang muna ang mga hearings. Kasi dapat may hearing pa sana sa Cebu, another hearing sa Cagayan de Oro City. Kaya ang problema, nagbitaw sa posisyon si Senator Angara, yung subcommittee chairman ng constitutional amendments. Nagbitim, ayaw niya na. O ibabalik kay Senator Padilla ang constitutional amendments. Yung ginawa ni Padilla, nag-file ng resolution of both houses number 8. Ayaw niya yung number 6. Ano ang resolution ni Padilla? Dapat kung baguhin ang constitution, constitutional convention. O, yun. So, wala na. Papalayo na. Ibig sabihin, yung resolution of both houses number 6 na nasa Senado, patay na. Kasi yung mismong committee chairman, constitutional amendments, ang gusto niya magkaroon ng constitutional convention. Kaya kawawa itong mga kongresista na ito na nagpapanik na, praning na gusto nilang maipasa ang charter change. Para ba talaga yan sa kabutihan ng bayan o para sa kabutihan ng ilang mga politiko na gustong-gustong maging prime minister at hinding-hindi mananalong presidente kung presidential system pa rin tayo? Oh, nagtatanong na lang naman. So good luck mga congressman. Sana maipasa ang inyong pinakapaboritong bill, yung chacha na yan, but dadaan yan sa butas ng karayom. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ngayon ang violent reaction. Oh, pagkontra, pagkadismaya, pagsupalpal ng dalawang former agriculture secretary sa recent desisyon ng Pangulong Marcos na ibaba ang tariff o buwis ng imported rice. So, sino-sino itong mga former agriculture secretary na ito? Una, si former Secretary Leonardo Montimayor at former Secretary Manny Piñol. Okay, dito sa Philippine Star headlines ngayon, the title is Farmers to Question Legality of Reduced Rice Tariff. Okay, so ito, sinummarize ko ang balitang ito. So, according to former Secretary Montimayor, they have two options gagawin nila. First, pupunta sila sa korte at mag-file ng temporary restraining order para hindi maipatupad itong tariff reduction na ito. Pangalawa, they are now planning to mobilize farmers, more or less 3 million farmers nationwide for a nationwide protest actions. Si Secretary Montimayor, siya po ang leader ng Federation of Free Farmers dito sa ating bansa. So malaking grupo itong kanya. Okay, matatanda natin na ang
board ng NEDA, National Economic Development Authority, na ang chairman ay ang pangulo. Ang NEDA board nag-approve na na ibaba ang buwis ng imported rice. Dati-dati, 50% yan nung unang naipatupad yung rice tariffication law. Pwedeng mag-import ng bigas unlimited basta ang mga importers magbayad ng 50% tariff o buwis. O di, malaking ano, malaking taxes na nakukuha ng gobyerno. Yung buwis na yon ibinabalik sa mga farmers para subsidy sa fertilizer, pesticide, other farm inputs, pambili ng mga makinarya at nakakatulong ng malaki sa mga farmers. So later on, yung 50% na-reduce to 35%. So bumaba na yung buwis. Ngayon, ang bagong desisyon ng NEDA Board, 15% na lang. Kaya nagre-reklamo ang mga farmers. So, ano ba ang dahilan? Bakit ibinaba na naman ng 15%? Kunuhay para maipababa ang presyo ng bigas ng 29 pesos per kilo. Wow! Maganda sana yun. Kaya lang, yung 29 pesos per kilo para sa kadiwa lang pala. Para sa mga 4 piece, hindi naman para sa lahat ng Pilipino. Wala rin. So, ibababa nila ang taripa para maka 29 pesos per kilo para kunuha yung promise nung eleksyon na 20 pesos per kilo, malapit-lapit na, para hindi sila mapahiya. Kaya lang, ang resulta naman ngayon, dahil napakababa na yung buwis na naipapataw sa mga imported rice, babaha ang imported rice at ang mabibiktima ay ang mga farmers mismo. Yun ang inireklamo ng mga farmers group na pinangungunahan ni Secretary Leonardo Montemayor. Okay. So, ito, sabi ng former secretary, all safety nets for local farmers has been removed. Ano yung safety nets? Number one, meron tayong tinatawag na non-tariff barriers. Ano yun? Yung kuminsan, ban. Huwag mag-import ng ganito. So, hindi sila makapag-import. Ngayon, wala ng ban. Kasi open na po ang merkado. Lahat na agricultural products pwede nang i-import. Kasi nag-issue ang Malacañang ng Administrative Order number 20 na lahat na non-tariff barriers, yung ban, na quality control, volume, wala na. Open na. So, kawawang mga farmers kasi hindi lang bigas. Isda, karne, vegetables, lahat. Babaha ang ano kasi wala nang protection ng mga farmers eh. Tapos ito ngayon, pati na rin yung tariff, pati yung buwis, binabaan na. Kaya sabi ni Secretary Montemayor, there will be a strong backlash from farmers and millers across all commodities like rice, corn, pork, and chicken. Almost all the tariffs and non-tariff protection for agriculture were removed. So, yun po. Anyway, ito, according to Secretary Montemayor, decision lang yun ng NEDA Board, hindi pa final and executory. Kailangan pa na pipirma ang Pangulong Marcos ng isang executive order. Wala pa namang lumalabas na executive order. Kaya, ang option ng mga farmers na ito, ipupunta sa korte para humingi ng temporary restraining order. Sana pagbigyan ito ng korte. Plus, sabayan nila ng nationwide protest. Ano ba ito? Maalala ko, nung birthday ng Pangulong Marcos last year,
ano ang birthday wish niya? Sabi niya, sana mapaunlad ang kabuhayan ng mga farmers. Eh ano ito ngayon? Paano uunlad ang kabuhayan ng mga farmers kung malulugi sila kasi babaha ang merkado ng imported rice, pork, chicken, vegetables at iba pa? Anong klaseng palisiya ito meron ng ating gobyerno? Okay, punta tayo kay ex-Secretary Manny Piñol. Nagpahayag na po ang Philippine Statistics Authority. Gobyerno ito ha. Kung maipatupad na daw yung reduce tariff, 15% na lang, baka daw bababa ng 7 pesos ang per kilo ng bigas. Ano ba ngayon? 50, ano na lang, average. So magiging 43 na lang kung ibaba ang buwis. Kaya lang, sabi ni Manny Piñol, government, sabi niya, does not have any mechanism to ensure that the importers and retailers would pass on to consumers their tariff savings. Agree. Kasi, negosyante ka, kaya nga mag-import ka, mag-retail ka, negosyante ka, kailangan mo ng kita. Okay. So, itong mga importers, retailers, kikita sila ng may saving sila kung ibaba ang buwis. Example, ang savings nila is 7 pesos. Totoo nga, 7 pesos. Papayag kaya, willing kaya from the heart ang mga importers and retailers na yung savings nila, e babawasan din nila yung presyo nila para makinabang ang mga consumers. Pwede ba silang pilitin ng gobyerno? Hindi naman. Walang mechanism, walang batas na ganun. Kung ano ang gustong ipresyo ng importer at retailer sa bigas nila, walang magagawang gobyerno. Kaya hindi rin sigurado, sabi ni Manny Piñol. It all depends sa puso ng mga retailers and importers kung God-fearing, mababait, matulungin yung mga retailers and importers. Pwede. Eh, ang tao, nature ng tao, selfish, greedy. There is no certainty na bababa ang presyo ng bigas, according to Secretary Manny Piñol. Ito pa, sabi ni Secretary Manny Piñol, ang ini-import daw na bigas ay premium grade rice, hindi yun pangmasa. Dapat sana ang import na bigas, yung broken, yung 25% broken, ayun, mura yun, kaya broken na eh. Kaya lang, punta kayo sa merkado, may makita ba kayo na low quality rice na imported? Wala. Hindi pa ako nakakita. Poros yung mga premium grade. Eh, mahal yun. So, paano bababa ang presyo ng bigas? Okay, ito. Mayroong nagbigay ng kanyang analysis yung University of Asia Pacific Center for Food and Agribusiness. Yung head nila si Mr. Senen Reyes. Sabi ni Mr. Senen Reyes, yung premium grade rice na ini-import ng mga importers is not for the masses. Hindi yan pang masa. Okay? So, ang estimate ni Mr. Reyes, kahit ang i-import na bigas ng mga importers yung 25% broken at 15% na lang ang tarifa, ang magiging presyo nito is still 45 pesos. Ulitin ko ha, 15% na ang tarifa, mababa na. Broken rice ang import. Ang presyo, bababa nga, kailang 45 pesos pa rin. So, itong 45 pesos na presyo, yun ngayon ang dadalhin sa kadiwa, ibibenta ng 29. So, kailangan mo ng government subsidy. So, 29, magdagdag ng 16 pesos per kilo ang gobyerno, pera ng taong bayan, para ibigay nila sa, ano ito,
ibenta ng kadiwa, ayuda kunuhay, kaila, ito na. Baka preparasyon na ito ng politika midterm election 2025 para maging mabango ang administrasyong ito kasi nagbebenta ng 29 pesos per kilo na bigas. Something like that. Ito, haka-haka lang. So, sabi ni Mr. Senan Reyes, yung premium grade, yung high quality, 15% na lang taripa, magiging 55 to 60 pesos per kilo ang bigas. So, super mahal pa rin. Kaya, tanong ni Mr. Senan Reyes, how can you pull down the market price if importers are bringing more expensive rice? Sagutin niyo ang mga tanong na ito. Ano ba ang gobyerno natin? Sino ang tinutulungan nyo? Sino ang pinapaboran nyo? Mga importers o ang mga farmers? Tanong lang naman. Ang pinaka-naapektuhan nga sa ginagawa ng mga mambabatas na ito ay ang takbo ng ating bansa, lalong-lalo na sa taong bayan. Dahil paano nga uusad ang bansa, gayong ang mga dapat nangunguna sa pagsisilbi ay nagkakagulo na. At hanggang dito na lamang ang ating video. Kayo netizens, ano ang masasabi nyo sa mga isyong lumalaganap sa ating bansa? Tunay nga kaya ito at sumasang-ayon ba kayo? I-comment lamang. At sa ating manonood, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at kung bago ka lamang ay mag-subscribe ka na.